Hi guys, so good day sa inyong lahat. So for today's video, I will discuss the seawater cooling system in our auxiliary engine. So samahan nyo ako, let's go! So since kakarating lang namin dito sa port, ang next trip namin is matagal pa. So may free time ako sa oras na to. So naisipan ko mag-vlog. Makita nyo yun guys, yan yung shipyard dito sa Danao City, Cebu. May mga barko dyan na naka-dry dock. So guys, ito yung inlet valve ng seawater galing sa Sitges. So pag buuksan natin yung drawings, nandyan yung seawater pipe. Yan is nakakonekta dito sa auxiliary engine na heat exchanger. So dito naman sa heat exchanger, makita nyo may mga tubes dyan. So dyan pumapasok yung seawater. Tapos ito naman yung inlet ng seawater. Tapos yung bomba naman is under, dahil umaandar yung flywheel. Tapos diretso na yan dito sa overboard valve ng seawater. So dito sa labas, na-discharge yung seawater na galing sa heat exchanger. Take note pala guys, sa seawater pipe, sa inlet is may strainer bago pumunta dito sa heat exchanger. So sa heat exchanger naman guys, is nandyan yung fresh water. So the purpose of the seawater is to decrease the temperature of the fresh water. So yun lang guys, thank you and God bless.